Hey guys, what's up? Radman Toys Raymond here. So, dito tayo ngayon guys, Lipa Shooter Club, firing range. So, may Barangay Pusil, Lipa, Batangas. So, kasama ko yung ibang team members ko sa Airsoft, Team Batangas, APS. So, yung iba kasi sa kanila, may mga real firearms or real steel. So, sumama ko sa kanila para makatapin akong pumutok. Are you ready? So, ito si Daniel Christian Mendoza, 15 years old. First time niya pumutok ng rift steel. Pero batak to pagdating sa airsoft practical shooting. Pag sa bahay yan, pag walang ginagawa yan, nagpa-practice lang siya ng shooting niya. Kaya by the time na kinakalabit niya yung trigger ng pistol, naka-steady yung pistol. Kaya sa pull talaga yung target. Yun oh! Guys, gamit ko ngayon. Glock 17 Gen 4 2.9 na Glock 17 Gen 4. Saan na ba yun? Ayan guys, oh. Glock 17 Gen 4. Ayan natin yung testing namin. Make ready. So ito naman guys, tayo naman. Sunod tayo kay Daniel. Try natin. So ang objective ko dito is putukan yung dalawang paper targets nasa kaliwa. Tapos patumbahin yung anim na falling plate. So yung unang magazine ko dito 5 rounds, tapos yung pangalawang magazine ko is 8 rounds. Limited lang kasi yung mga bala eh, kaya ganyan lang ginawa ko para lang matry ko lang. Up, unload. Wow. So clear. Hammer down. Hold step. Standby. Kanya yung isang teammate ko si Voltaire. So yung pistol na gamit niya, actually, sa kanyang pistol yan. Ngayon, mapapansin mo, mayroong mga part hindi niya tinatamaan yung target. Medyo low yung tama. Tapos nung nag-adjust siya, medyo umangat. Ako, ang speculation ko kaya nagkaganon is that hindi niya nahahawakan solid yung pistol niya. Baka yung tama mo. Kumbaga, by the time nakakalabitin niya yung trigger, bumababa yung pistol niya, kaya ganun. Diba, katulad na sinasabi ko, bago mo kakalabitin yung trigger or pagkakalabit mo sa trigger, siguraduhin mo na naka-steady yung baril. Yun ah! Oh, video yan! Ano video? Gumalaw ka naman, video to! PCC, Pistol Caliber Carbine, kay Sir Ian Enriquez. Ayan, Sir Ian. Ah. Game, game. Sa last stage pa sila. Ganda yan. Bukan natin mamaya. Kiramin natin. Yun! Pwede? Pwede. Nakapit siya sa kamay. Verify. 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 Next. Waste ang gagalaw ha. Hindi parasa. Okay. Ah, waste. Narinig niyo yun guys, sabi ni Sir Ian, kapag pipivot or pag iikot, waist ang gagalaw, hindi bra. Yun! Are you ready? Stand by! Ito guys, sinubukan ko naman yung pistol caliber carbine. Tatlo lang yung bala na ginamit ko para doon sa tatlong target. Try lang naman. Sana. Guys, yung pangalawang Glock 17 na pinutok natin, Glock 17 Gen 5. Okay, so ayan, makikita ninyo yung mga features niya. Okay, yung serial number, yun nakita mo yan sa ilalim, serial number yun pagdating sa tunay. Hindi yun yung safety. Walang safety ang Glock actually. So itong Glock 17 na to, pinalatan niya yung rear sight niya eh. So yung tama, tumaas kasi mas mataas tong rear sight na to compared sa standard eh. So naging 12 o'clock yung tama na tong Glock 17 na to. So yun guys, tapos na kami sa aming activity for today. Ako yung OBN na kami. So ang feedback ko dun sa ginawa namin activity is that yung ang masarap, okay, masarap mag-firing. And worth it yung training ko sa airsoft using the Glock 17s kasi nga nung pagdating nga sa real steel medyo same yung body, same size kasi actually yung holster nga na ginamit ko is yung holster na ginagamit ko ng pang airsoft kasi nga pang tunay nga yun. So doon ko na rin nilalagay
yung mga tunay na Glock 17. Tapos, dalawang Glock 17 yung sinubukan ko, isang Gen 4 and isang Gen 5. So, magkaiba yung aiming nila, yung zero nila, kasi nga pinalatan yung isa, pinalatan na mas mataas na rear sight. So, yung tendency mas mataas yung shooting niya, naging 12 o'clock yung aiming niya. Yun lang naman yung napansin ko. Tapos, ang difference nila, ang difference ng real steel with airsoft, syempre, yung slide, pag hinihila mo, matigas syempre yung sa tunay kasi matigas yung recoil spring. Tapos yung trigger, matigas din yung sa ano. Actually, parang mas malayo siya eh. Mas malayo, tsaka medyo matigas ng konti yung sa real steel. Pero meron pa rin parang wall. So parang hihilain mo lang siya konti, tapos biglang tsk, may hihilain kang konti, tsk, okay naman. So aside from that, yung recoil, malakas yung recoil. So siguro estimate ko, compare mo yung sa airsoft na recoil at saka dun sa tunay na recoil 9mm yung gamit namin, siguro times 15 to 20 yung power yung recoil. Okay, so kaya it's very important, katulad na sinasabi ko nga, na kailangan tama yung grip mo sa pistol, kailangan medyo mataas para mas nakokontrol mo. Okay, makikita nyo naman dun sa video natin, di ba, isa lang yung re-engage ko, so yun. Okay, kasi nga medyo sanay na rin nga ako sa Glock. So medyo mabilis ko na siya nakukuha ulit bumalik sa targets. Okay? So actually, meron din ako isang tinaray na pistol, Taurus, na parang compact yata na Taurus yun eh. Tapos ano siya, 45 caliber siya. So medyo malakas yung recoil niya, medyo madulas eh. Hindi ko masyado mahawakan. So siguro ano, I would suggest na kapag ka mag-Glock, mag 45 caliber ka, mas maganda siguro pag yung 1911 na lang or yung mga P1445 or yung mga high cap, kasi meron sila ng thumb safety, so meron mas additional grip and additional control dun sa pistol kasi sa pagka walang thumb safety, parang ganun. So ayun guys, thank you for watching, until next video na lang. Okay, so again, this is Radman Toys Raymond speaking. Stay safe, be good, and be thankful always, guys. God bless. Bye-bye.